Pinapanood mo to siguro kasi nasiraan ka, na-stranded ka, o biglang namatay yung motor mo, hindi mo na siya mag-start ulit. Ngayon, meron tayong limang tips or limang checklist na kailangan mong i-check sa motor mo kapag nangyari to sa inyo. Bago natin simulan ang content natin ngayon, please do subscribe to our channel. Click the notification bell para update tayo sa mga bago natin mga videos. Okay? Kapag ang motor mo ay biglang namatay yan, tapos hindi mo na ma-start, pero may ilaw naman, pero may start mo siya, ayaw pa rin. Unang-unang i-check mo dito, yung naka-gas tank o yung gas gauge mo. Yung mga gas gauge kasi na hindi na accurate talaga, pero mas mainam na unahin mo na yung pinaka-tanke. Kasi sa tanke, malalaman mo na talaga kung may laman siya o wala. Pag nakita mo na wala ng laman ng gasolina, maaaring ito yung pinakadahilan kung bakit namatay yung motor mo. So, wala na tayong may ibang magagawa dyan, kundi itulak ang motor mo, dalhin sa gas station na pinakamalapit sa iyo. Ngayon, paano natin ma-avoid yung mga ganitong situation? Una pa lang, bago ka bumiyahe, bago ka lumabas ng bahay, or bago ka mag-ride, check mo na yung pinaka-gas tank mo kung may laman pa siya o wala. Ngayon, kung sa tingin mo, kung konti na lang ang laman niya, magpa-full tank ka na agad. Number 2, ngayon namatay yung motor mo. Na itulak mo na siya papunta sa gas station. At na-full tank mo na siya. Subukan mo ulit. I-kickstart mo siya, i-pushstart mo siya. Kapag ayaw pa rin mag-start, this is the time na i-check mo na yung pinaka-fuse mo. Kung hindi mo pa alam kung saan nakalocate ang pinaka-fuse mo, i-google mo na lang siya dahil iba-iba yung pinaglalagay ng mga bawat motor. Kung na-check mo na yung fuse at nakita mo, sira na siya, palitan mo na siya dahil hindi na siya magagamit. Walang spare na fuse, isang DIY lang pero hindi siya talaga advisable, pwede niyang kumuha ng isang strand lang ng wire. And then, iikot mo siya sa may pinakabakal ng fuse para mag-connect lang yung dalawang terminal na yan. Again, hindi to advisable dahil maaaring masira din yung ibang wiring mo kapag ginawa mo to. So, ang purpose talaga ng fuse is kapag ka nag-short circuit or nagkaroon ng shortage sa kuryente sa iyong mga motor, fuse yung unang masisira at hindi yung pinaka-wiring ng motor mo o kung anong parts ng motor mo pwedeng masira. Paano ba natin may iwasan na masira yung mga fuse natin? Unang-una, i-check mo sa owner's manual mo kung anong talagang amperes ang kailangan na para doon sa motor mo. Yung maaari ka magdala ng mga spare ng fuse, depende sa'yo kung ilan. Tsaka iwasan mo na rin yung magkakabit ng maraming ilaw dahil isa rin ito sa nakakasira ng fuse. Okay, number 3, ngayon may gas ka na, napilitan mo na yung fuse, pero ayaw pa rin yung mag-start. Ano ba naman buhay ito? Di ba napakahirap ng situation mo na ganyan? Ito yung time na maaari mo na i-check yung pinaka-spark plug mo. Para ma-check kung okay pa yung spark plug mo, syempre kailangan mo siya tanggalin sa pinaka-head and then ikabit sa spark plug cap and ididikit mo to sa pinaka-bakal o kahit sa head mismo and then start mo siya. Kung mayroong kuryente, wala. Kung wala ng kuryente, maaari sira na yung spark plug mo, try mo palitan siya. Wala naman kahit sinong mekaniko makakapagsabi kung kailan masisira ang spark plug natin. Ang magagawa lang natin yan is magdala ng spark plug pamalit sa mga nasisira natin spark plug. Number 4, ngayon kung ayaw pa rin mag-start ng motor mo, ay pinalitan mo na yung fuse, may gasolina ka na, meron napalitan mo na yung spark plug, check mo yung ignition coil mo ngayon. So, baka ito yung may problema. Paano natin mag-check yan? So, tatanggalin mo lang yung pinaka-spark plug mo. Natanggalin mo lang yung spark plug cap. So, i-twist mo lang siya ng mga ilang ulit. Hanggang sa matanggal siya. And then, just pop out mo lang. Same as procedure lang din sa spark plug. Didikit mo lang dito sa bakal o kaya sa head. Check mo kung may kuryente pa na lumalabas sa kanya. Ngayon, kung wala ng kuryente na lumalabas sa kanya, medyo malaki-laking problema to dahil dalawa ang posibleng sira sa motor mo. Kung unang-una mo titignan dyan yung CDI. Kung may spare ka, may ina para ma-check mo siya. Yung pangalawa is yung stator. Bibihira naman ako na may napalitaan na nagdadala ng spare parts nito. Sa ganitong sitwasyon, automatic, dali mo na siya sa mekaniko. So, para mapalitan kung aliman sa kanila. Bago tayo dumako sa panlima na pinaka-importante sa lahat, magbabasa muna tayo ng mga comments plus shoutouts na rin sa mga mababasa ko. Magbasa muna tayo ng mga comments dito sa suction cup camera mount. So, ito yung suction na camera mount na ginamit ko last time. So, mga hindi pa nakakapanood, just link down below. Sabi ni Pete's Motovlog, ox na din, pang shoot lang ng iba't ibang angle, not for daily. Yes, hindi siya pang daily, pero depende sa iyo kung gusto mong gamitin. Sabi naman ni Mav Motovlog, padalaw na din pa sa garahe ko, nag-iwan na din ako bakas. Salamat, RS. Meron akong ganyan, kaso di ako tiwala para ikabit sa motor ko. Eh, sayang ang GoPro pag nahulog. Pwede mo lagyan din ng tali para magamit mo. Masulit mo yung mga ginagastos mo, yung binibili mo. Kasi sayang naman. Ang sabi ni Ace
ASCII, ASCII, Motoscroll, whatever, ASCII, Motoscroll. Ang galing, Pops, di na kailangan magtornilyo. Lagyan mo na lang ng tali. Ito yung sinasabi ko kanina na nagsuggest na maglagay na lang ng tali. So, para mas safe siya if ever na matanggal sa pagkakakabit. May tali siya. Yeah, para safe ang camera, unahan na kita, Pops. Ride safe. O, salamat sa suggestion si ASCII Motovlog o Motostroll. Jesse Andres, Brad, natural lang ba nagiinit pati fuel tank ng Mio? Di ba delikado yun? Fuel tank ng Mio, hindi naman siya siguro delikado kasi makapal naman yung pinakatangke ng Mio natin. Or kahit anong motorcycles, iwasan na lang natin maglagay ng mga aftermarket, mga fuel tank. Kasi hindi natin alam kung anong kaya niyan. And also, ganun din naman sa may rectifier pati CDI, nagiinit din yan dahil malapit sila sa pinaka-block ng motor mo. And shoutout na lang din kila Juan Motovlogs, Marlon Music, Ken Motovlog, Mantex Motovlog, Tongno 2000, Jedboy, Palaboy, at Scooter Rider na ito yung last 2019 na MMU. Siya yung unang-unang bumati sa akin, so may video pa ako nun. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin. Oh. Let's proceed to the video. Basta hindi pa rin, na-check mo na yung apat. So meron ka ng gasolina, na-check mo na yung fuse, na-check mo na yung spark plug, na-check mo na yung ignition coil, na-check mo na yung dalawag. Napakarami mo na na-check, pero ayaw pa rin mag-start ng motor mo. This is epic. So nangyari to sa akin, so chinek ko na yung mahigit lima. So sinabi ko, hindi to basta-basta binabaliwala dahil hindi siya madaling makita. Mostly ito, natatakpan to ng mga kung ano-ano. Natatakpan siya ng fairing sa mga bakal ng mga sa natatakpan siya. At nangyari na sa akin to isang beses pa lang naman. Ang last na pwede nyo i-check sa inyong mga motorsiklo ay yung fuel hose. O hose. Whatever, kung ano mong basa dyan. Tulad ng pagkakasabi ko nga kanina, mostly sa mga fuel hose is nasa loob. Natatakpan siya ng mga kung ano-ano ng fairing sa mga Mio. So hindi siya talaga madali makita. So once na nangyari sa akin to, dahil nga natatakpan siya ng fairings, hindi siya agad nakita. In the end, natanggal lang pala yung pinaka-hose. Yun yung pinaka-problema. Bakit ayaw mag-start ng motor natin. Itong sitwasyon na to is medyo makatagalan na. So far, di pa ito na ulit. Well, yun po yung ating lima. Magsasapu na naman tayo. Yun po yung ating lima sa checklist natin na kailangan natin i-check sa mga motor natin. Once na tayo na-stranded, kasiraan ng motor. That's it guys. Ingat sa ride!